Hi ma'am, good news po yan sa mga retired military ano natin. This is for January to March of this year. Kailan po ang matatanggap? Yes, tama po ma'am. Matatanggap po nila ang kanilang pension magmula ng January hanggang March. So buwan-buwan po yan, nakalaan po yung nirelease namin na 14 billion para sa bawat buwan. So buong January hanggang March, meron po silang 14 billion. Total po yun or per month, ASEC, please? Total po yun para sa January, February, March. So divided by 3? Yes, ma'am. Ang magiging ano po nila, yung monthly po na equivalent yan, ay almost 4.7 po billion monthly. Okay. Para lang po yan sa ating military, sa AFP po yan. Correct. And tsaka ito po yung ano no, yung mga retirees na dahil military pension po pinag-uusapan dito, no? Tama po, sir. Pension po nila yan. Okay. So when you say January, February and March, we are referring to 2023. Yes po, sir. We are referring to the 2023 na pensions nila. So yan po yung nakalaan para sa bawat buwan. Opo, advance pala. When do they usually get it? Is it once a month? Twice a month? Paano po ba 'yun? Ang pagbayad po ng AFP sa kanila every 15th saka 30 po 'yan na credited sa kanilang account ng mga retirees natin. Ma'am, ito po ay para sa retirees. Kung kunyari po, ikaw ay retirable age na but will still be serving, will you be receiving pension or hindi pa po muna dahil nagsisilbi ka pa? Bali, ito pong binibigay natin, yung pong specific na 14 billion na yan para po sa retirees natin. If still living, sa retiree po yun mismo mapupunta. Pero kung yung mga retirees po natin ay deceased na, mapupunta po yon yung kanila pong legal na spouse kung buhay pa po ang spouse. Pero kung wala na rin po ang spouse, dun po sa kanilang living minor children. Opo, pero dun po yung mapupunta. Yung pension po nila na yan, nakukuha po yan ng mga sundalo natin pag po sila ay nag-retire. Kasi pwede po silang mag-retire. Yung mandatory retirement age nila is at 56 years old or pwede rin po silang mag-optional na retire pag po naka-render na po sila ng 20 years na service. Opo. Reason why I'm asking, ma'am, is kasi po, di ba, nagkaroon po ng reshuffling at may bago na naman po tayong chief of staff ng AFP na on retirable age na come February. So, paano po ang mangyayari kay General, ma'am? Will he be receiving his pension dahil retirable age na siya? Or wala pong pension dahil nagsisilbi pa po siya sa gobyerno? Wala pa po yung pension. Pag ho nag-tender po siya ng retirement niya at tinanggap po yon, yun po yung mag-uumpisa na i-compute yung retirement benefit niya. So ang retirement benefit po ng mga nagre-retire ng mga sundalo natin ay equivalent po ng lump sum ng 3 taon. So 36 months po yun na lump sum. At pagkatapos po ng 3 years, makaka-receive na po sila ng monthly pension nila. Nangyayari po ngayon na reshuffling nila, hanggat hindi po tinatanggap yung kanyang courtesy resignation, considered pa po na active service siya. So salaries pa rin po yung kanilang natatanggap. Let's be specific. Si General Centino po, na nawala siya sa, di ba, napalitan na siya, tapos bumalik siya ngayon. Is he supposed to be receiving a lump sum already? Has he received one? Back salaries po ang mangyayari po na kanila pong matatanggap. Babalik po siya doon sa mother unit po niya. So, bali, Philippine Army po yung babalikan po niya na mother unit. Oo nga, pero kasi pinalitan na siya 5 months ago . So ngayon, binalik siya ng Pangulo sa position as Chief of Staff. Mm-hmm. Oo.
So ano po ba kaya ang nangyari doon? Within those 5 months po ba nabigay na sa kanya yung lump sum na 3 years? Ay, hindi pa po. Kasi considered pa po na nandun po siya sa servisyo. Once tendered yung retirement opo, ano niya, doon kakagat. Hindi, pero nawala na siya. Magiging ambassador na nga siya sa India. Nawala na siya. In other words, hindi na siya ang chief of staff. He's considered retired, di po ba? Sir, bali, meron po kasing period din na pinaprocess yung retirement. Yun. So kung hanggat hindi pa po na pa-finalize lahat po ng mga retirement processes, continued pa rin ang kanyang pong bali, he's still considered as an active service pa rin okay. Po. Okay. Sige. Let me switch to another ano. Bakit po hindi ba dapat GSIS ang nagbibigay ng pension? Yun po yung kaibahan po ng mga MUP natin, yung pong military and uniformed personnel. Kasi meron po silang, ang tawag po namin, special retirement law po yung sa kanila. Mm-hmm. So yung pong nagre-retire ng mga government employees pero mga civilian, yun po yung nasa GSIS. So meron po tayong sinusunod na batas doon, yung pong RA 8291, yan po yung sa GSIS for civilian employees. For military and uniformed personnel, meron din po silang ibang batas na sinusunod. So, including the PNP po. Ang yes po, national budget po nang gagaling yung kanilang pension. Mm-hmm. ASEC, yun po bang mga reservists natin, considered po ba sila na, masasama po ba sila sa retirement pension na ito kung reservist ka pa lang po? Ang mga reservists po natin, kinoconsider po natin sila na in active service. Active po sila. Active service po ang category natin sa kanila. So kung umabot po sila ng retirable age na 65, hindi po sila makakatanggap ng pension? O kasama pa rin po ba dahil nag-active service naman sila? As ano po, ma'am, ang kanila pong category, yung reservist po, civilian po ang tingin natin sa kanila. Mm-hmm. So may pension sila from GSIS? Ang iba po kasi yung category natin sa reservist, kahit po sa GSIS po kasi, hindi po sila, wala po kasi silang contribution eh. No, yung pong premiums na ibinabayad na karaniwan po kinakaltas na po yun sa sweldo ng mga civilian na employed. So they're not considered as active military personnel, di po ba? Tama yun? Opo. The fund, ito pong fund na 14 billion ano po, is chargeable against the Pension and Gratuity Fund or PGF. Tama po, sir. Ano po yung gratuity part? Ano pong ibig sabihin? The gratuity part, sir, yung pong mga ibang benefits na idinadagdag po natin sa kanila. Hindi lang po, yung po kasing fund na yan, iba-iba po yung nakalagay dyan. Aside from the pension, nandyan din po yung mga, kung may mga na-earn na terminal leave benefits, dyan din po namin siya ipinapasok sa pondo na yan. Kaya po, may dugtong po yung title niya na Pension and Gratuity Fund. Okay. Meron pong report din na may mga reforms daw sa MUP pension scheme na hindi nagawa ng under the Duterte administration pero sinusulong sana sa Marcos administration to seriously consider. Can you talk to us about that, please, ma'am? Yes po, sir. Maraming salamat po doon sa tanong. Actually po, yung pong pension reform bill na po yan, hindi po siya bago actually. Mm-hmm. As early as 2015 or even before that, pinag-usapan na po yan at marami na po actually tayong mga legislators na pinapasok yan po lagi every time na mag-uumpisa ang bagong Congress. Noong pong nakaraan na administrasyon, napag-usapan din po yan at umabot po tayo actually hanggang sa Senate na nung kay Senator Lacson pa po. So
malapit na po yun na matapos. Hindi nga lang po siya umabot hanggang sa nagkaroon na po ng yung papalapit na election natin. So, hindi na po siya natapos. Pero ngayon po, final ulit yan ni Congressman Joey Salceda and Senator, I think it's Senator Jinggoy. Senator Jinggoy Estrada. So, there's another pension reform bill. And it's actually being studied by the Department of Finance, and we're also part, the DBM is also part of that study group to look into the new bill na kanilang inihain dito sa ating current Congress. So yung po, pinag-aaralan po ngayon yan. Ongoing po ulit yung pag-aaral para po masynchronize na po natin yung iba-ibang pension system ng mga iba't iba nating ahensya, kasi po iba po yung ginagamit natin sa AFP, iba din po yung pension reform ng PNP, BJMP, Bucor, so pati Coast Guard, so iba-iba ganun. Po yun. So meaning hindi pare-pareho ang rates o yung mga pension na nakukuha ng iba't ibang men in uniform? Opo. While they are both considered, parang may similarity sila because they are military tapos uniform personnel. Depende po doon sa kanilang batas, yung kanilang mandate, doon po naka-base yung magiging computation, kung ano po yung makukuha nila na pensions, ganun po. So, kaya po, actually po, maganda nga po yun na magkakaroon na ng synchronized na pension reform. Mm-mm. Kaya po tinawag siya na pension reform para po mas magiging maayos po yung pagpapatupad natin pagdating ng time na sila po ay magiging entitled na po sa pension nila. So, yung ating mga men in uniform, hindi uniform ang pension. Tama po ba yun? Medyo nga po, sir. So, ibig sabihin, kung sa military, 3-year lump sum, hindi necessarily ganun din sa police o sa Bureau of Correction. Ganun din po, na 3-year lump sum din po, nagkakaiba lang po yung may tinatawag po kasi kami doon sa formula na may pension rate. So, doon po sa I think sa PNP, meron po silang maximum pension rate na 90% while for the AFP nasa 85% yung pension rate na ina-apply na maximum nila. Oo. So, yun po yung kailangan po nating... Tagal-tagal na hanggang ngayon. Opo. 5% lang pala yung pinag-uusapan. yun po, sir. Opo. Ma'am, yung sinabi niyo po no, na itong pension reform bill ay matagal nang pinag-uusapan. Currently, ang sistema natin ngayon, non-contributory yung pension nila. Ibig sabihin, wala pong binabawas as premium sa ating mga MUP, uniform personnel. Ibig sabihin po dito, pasahod po, lahat po ng pension nila galing sa government coffers, appropriated doon sa national bill. So, ito pong inilalakad ngayon, sisimula na po bang bawasan yung mga personnels natin from their salaries para maging contribution nila as premium? Hindi pa po yun, bali part po yun ng mga pag-aaral, pero si Department of Finance po yung head ng study group on that. So, ongoing po yung mga pag-uusap namin. So, tinitignan po yung binalangkas din po ng ating mga legislators. So, patuloy po yung pag-uusap. Saka hindi lang po yung DOF, yung kasama, DOF, DBM, as well as the different agencies with military and uniform personnel. So, we're talking of PND, DILG, DOTR for the Coast Guard, and as well as the DNR for the NAMRIA. So, yun po yung mga military and uniform personnel natin. And along with us also, yung pong pamunuan din po ng GSIS. Ma'am, so, yun po yung nag-aaral po
siya. Yes, ma'am. Matanong lang po namin, ma'am, since ito ay funded, fully funded ng gobyerno natin, magkano ang ating 2023 national budget? 15 trillion? Trillion, di ba po? 5.268 trillion. Opo. 5.268 trillion ang ating national budget. How big a chunk po per year ang nakukuha ng MUP pension system natin? Kung titignan po natin yung MUP natin, meron po tayong halos 140 billion na nakalaan sa ating pong MUP. Mm-hmm. So kasama po dyan yung binanggit ko po na apat na departamento, yung DND, DILG, DNR, saka po yung DOTR. Ito pong 140 billion, ito sa isang buong taon na po ito, no? Opo, para sa isang buong taon, para po sa lahat ng ating pensioners. Yes, pensioners. And the numbers, does the number change o ito po ay constant ngayon habang hindi pa nababago? Actually po, nagbabago po yung numero kasi po nag-iiba din po yung composition ng number of retirees. Opo. Yes po, ma'am. Kasi po, minsan may mga madadagdag, mababawas. May po yung medyo na hihiwalay, tinawag na po ng at Panginoon. Mm-hmm. Tapos kung minsan din po yung mga beneficiaries nila, yung spouses, kung minsan nag-aasawa na, so natitigil na po yun, hindi na po kasama. Tapos yung po mga minors lang po, kasi pag sa mga anak, minors lang. Mm-hmm. So pag exceeding 21 years old na po, nawawala na rin po sila doon sa beneficiaries. Kaya po nag-iiba po. Actually po, buwan-buwan nag-iiba po yung number, yung computation. Opo. Opo. Yeah. But the amount na matatanggap ng mga retiree natin, depende kung anong klase silang MUP, is still the same. Yes, ma'am. Mm-hmm. Depende po kung saan po sila, kung military or kung uniform personnel. But only for the military pension, kung 4.7 billion siya for the first quarter, so for the total year, 18.8 billion sa pension. Military pension, tama po? Yung pong 14 billion na amin pong in-release sa AFP, ang coverage lang po yan, si AFP as well. Military pension. 56 billion pala. Oo. 66, yes po sir. 66 for the AFP. 56.1. Oh, tama po. May butal pa. Sinama niyo. Teka. Okay, last na lang po. Tama po kayo sir. Tama po. Oo. Last na lang po, Asek. So, malaki ang pagkakaiba, no? Kapag kasi, member ka ng SSS o kaya GSIS, you are actually putting in something, no? May salary deduction ka, di ba? Yes, sir. Yung po yung pagkakaiba. Opo, sir. Na hindi po sila, ang ating pong mga kasundalo, our soldiers, our military, our uniformed personnel, wala pong contribution na premium sa GSIS. Hindi rin po sa SSS. Pero buo po na kinukover ng gobyerno. Mm-hmm. It actually shows how we appreciate the service that they have done for the country. Mm-hmm. Okay. So, unlike po nung mga civilian employees, meron po talagang percentage na tinatanggal po sa salaries namin para po nagiging premium namin sa GSIS para po makuha namin yung pension po namin. Yung mga teachers po, nagko-contribute, ano? Yes po, sir. Pare-pareho po ng computation po noon. Yeah. But we still appreciate their role. Yes, sir. Kasi mataas po yung rate po ng mga teachers natin. Okay, Asek, thank you so much. Natutuwa po kami na sinagot ninyo lahat ng mga 1,000 pati yung math, computation parts. Oh, pati, thank you, Asek. Pati arithmetic. Oh, thank you, Asek Marianne.